So, groundbreaking po tayo ngayon, tapos start na rin po tayo ngayong araw na po. Para sa mga bisita at sa mga tropa. Ayan, oh, may hinanda sila. Okay. So, ganyan lang po siya. So, yan po yung mga nando sa 3D animation. So, diba, depende po dun sa kulay na mapipili niyo. Tapos sa haspe. Dati nag-quality control sa atin si ano, paring Reggie. Ngayon si Boss Starting K yung mag-quality control ng project natin. Awag. Okay, good morning. Good morning po mga boss. So, groundbreaking po tayo rito sa Paniki Tarlac Project. So, Green Meadow Subdivision. So, ayan, shout out kay Ma'am Pe. Ayan. Ma'am Pe Park, kay Mr. Park. Iluktam. Kay Ma'am Pe. Thank you. Mampi, mampi. Fey. Fey. Fey ga yung Fey. Sadya ni. Maraming ganun siya. Ayan to. Ayan na. Andyan na sila. Ayan sa kabila pa. Andyan na sila. Okay. Ito yung ibabatog yung kwa. Ito dati matintinag ng kota. Basta may ano dito ng banda. May nahuhulog na bunga ng ano na to. Tawag dyan na yukali ano? Mugan eh. Dito natin mag-park sa may walang bunga. Ay walang puno. Ay wala pa sila architect. So, alas 9 start ng groundbreaking. Okay. Papunta pa na natin mga tropa. Ay, doon pala yung chinelas ko. Kaya kila Madam Pe sa pag nagpa-picture tayo kung ganito lang yung chinelas natin. Ayan na. Okay. So, groundbreaking po tayo ngayon, tapos start na rin po tayo ngayong araw na to. So, pwede na tayong mag-start maghukay ng poste natin. Pero yung mga ano natin, stirrup, nakapag-fabricate na po sila. Marami na po silang na-fabricate na stirrup para sa column. Two-story building, 200 square meter. On the pay? Oh, good morning. On the pay da kwa? The architect. Okay, ano? Naka-ready na yung ano natin, pala natin, no. Yan, ito yung ipapatayo nating two story, minimalist lang. Itong ano natin mga boss. Ayun, Davis, so shout out kay Davis, so kahit hindi sponsor, nilagay natin.
Siyempre, Davis po tayo. Green Meadows, Barangay Sampot, Paniki, Tarlac. 4-bedroom, 2-story residence. Oh, ayan yung ano natin. Gagawin natin bahay, 2-story. Minimalist. Kasi start na po tayo mamaya. Mag-layout na rin po tayo rito. Layout ng floor plan. Foundation. Para sa mga poste. Tapos pag nilagay na yung mga poste, doon tayo magtatabon. So kasi medyo ano to, malalim pa. So yung kalsada, makikita nyo, ayun, no? Parang nasa 1 meter pa yung itatabon namin dito para pumantay dun sa kalsada. Siyempre dapat mas mataas dito kaysa dun sa kalsada. Ayun, nagpapabrikit na po sila. So andito na rin mga scaffolding natin. Tapos yung semento, baka mamaya na po i-deliver. Tapos dito na yung mga bakal. Tapos yung hollow blocks. Okay, so may graba na rin dito. Graba. Siyempre buhangin meron na rin. Ayos. Tignan lang natin sila. So may I request everyone please settle down for we are about to start our program. So good morning everyone. On behalf of our field services and MacMac Construction Materials Trading, I am Rean Mariel, your host for today, and I please welcome you to the groundbreaking ceremony of this 4-bedroom, 2-story residence of Mr. and Mrs. Jonah Faith Park. I want to start my acknowledgement to the presence of the owner, Ms. Jonah May Park, and to her husband, June Park. Good morning, ma'am and sir. And to the relatives of the family. To the architects and contractors, Architect Oliver Roban, Architect Ian Gabriel, Sir Ronel Adimog, to Sir Mark Natalia. Good morning, sir. And also to the workers of the good morning to all. So why do we need to celebrate this kind of celebration? According to my research, groundbreaking ceremony has been used for centuries to celebrate the start of new countries and give thanks to those who made it possible. And it is a symbol of progress and start a brand new story. Groundbreaking ceremony marks a significant milestone in any construction projects. Groundbreaking ceremony is the time that the plan of a house put inside the capsule and drop into the ground and cover with soil to make it a real and wonderful house. So good morning everyone, and may I request the owner to please come in front and give a message for Mr. June Park. Please give him a round of applause. It's been a long time to prepare our house before pandemic, and then during pandemic we had a hard time, but finally today we have to make our own house. So I want to appreciate to all of our, you know, family and people to support us. God bless us. So please enjoy today, and in the future when our house finish, I hope invite all of you again. And above all of the workers, I just want to say please take care of your safety. Safety is the most important. Good luck to everybody. Thank you so much. This is our first concert. So,
may I request Irene Yasai to give a prayer. Groundbreaking, right? Good morning, dear brothers and sisters. Praise be Jesus and Mary. We gather here as one Ignatius Marian family, blessed with this space and time to celebrate with joy the fulfillment of our dream, that is to have the new convent erected. Our Lord, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now, let's start the main event. Please come in front, the owner. So, the drop will come soon. So you may cover the capsule. Yan, so yung mga yung owner and relatives ko, pwede na pong magpicture. Picture daw. Yan. 1, 2, 3, smile. Yer, be. Be. Kaya ko solo, kuya. Taray, post ko manon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Smile. Sapa. 1, 2, 3. Smile. Okay. Boys, let's go. Boys. Kan, kalau begitu, saya nak makan.
mga boss, oh. Ayun, may konting salo-salo mga boss sa groundbreaking natin para sa mga bisita at sa mga tropa. Then sir, ah, merenda tayo mga boss. Ayan o, may hinanda sila. Yun o. Dariyo. Ano bads? Sandwich. Sandwich. Patay ng ano. Ah. Oh, alay? Okay, so linis. Linis na tayo mga boss. At start na tayo ng layout. Layout na po tayo. So sila Architect Oliver tsaka Architect Ian. So may one po sila rito. Kasi mamaya may pupuntan po ako. Tapos na po kasi yung isang project natin doon sa Tubolo Union Project. Modular cabinet. So countertop na lang po yung hindi po tapos doon. So yun po yung pupuntan natin doon para may uwi na rin mga tropa natin. So meron na may one dito, dalawang architect. Sila po yung magtuturo ng layout para sa 2-story building. So andyan naman sila foreman, so pupunta lang po kami dito sa clubhouse para pag-usapan naman yung contract ng perimeter fence. So punta muna tayo dun. Okay, so punta naman tayo sa La Union Project. Pull out po tayo dun. So iniwan ko na sila architect dito. So mamayang konti uwi na rin po sila. So tapos naman na yung usapan namin. Okay na po. So tara. So kasama natin si Badin Oli. Sundin natin yung mga tropa sa Tubao La Union Project. Okay, dito na tayo mga boss. Tubao La Union Project. Okay. Oh, alis kayo, alis kayo, alis kayo dyan. Maano kayo? Okay, so yan ah. Dito na tayo mga boss. Okay, modular kitchen cabinet. So ito yung project natin dito. Ayan oh. So ang kulang na lang dito si yung granite countertop. Yun na lang po yung kulang dito. Ay, sukat na? Dating nga natin yung kanta, boss. Dating ginagang kaya. So meron daw ibang rep na pupunta rito. Hindi daw yan. So ito na mga boss. Okay na. So countertop na lang na ito. Ang kulang. So si Crystal Granite, siya po yung nirekomenda namin na gagawa ng countertop dito mga boss. Si Crystal Granite. So lahat po ng project natin, si Crystal Granite po yung nagkakabit. Pati dun sa Aguilar ngayon, nasa Aguilar po sila ngayon. Sila rin po yung nag-supply tapos mag-install ng granite doon sa Aguilar Project. Pati doon sa Santa Inés East Project, Tarlac Project. So lahat ng ginagawa nating modular, sila Crystal Granite po yung nire-recommenda po natin. Okay. Ayan o. Ayos. So ito, andito naman yung tangke. Tapos ito open lang. So pwede naman silang bumili ng basket.
para pwedeng ikabit dyan. Polar basket. Ito yung pull-out basket. Tapos ito yung sa may... Yan. Okay. Sa may kitchen sink. Tapos drawer. Tapos microwave oven. So, ginawan na lang po namin. Nilagayan. Tapos condiments. Okay. Tapos dito, open lang po siya. Ayan o. Okay. So, ganyan lang po siya. Sa taas. Ayan. Okay. Ayos. Ah, may pailaw pa tayo mga boss. May ilaw na rin. So, neon lights. Ang ginagawa natin dito. Ayan o. Neon lights. Tinago natin. Siyempre yung back plus niya na countertop. Ay, ayan o. Back plus na granite. Tapos naglagay na rin tayo ng fluted panel. Fluted panel. Tapos may lights na rin ito. Ayan o. Neon lights. Okay na. Ganda na. So ito na lang. Hindi naka ano, may papalitan pa po ito. Itong ref. Ayos. Tapos yung coated panel, bumili po tayo ng molding siya. Lalagay po dun sa gilid. Okay na. Ang ganda na. So, picture nga natin. Picture nga natin mga boss. Kung hindi pa nilagay dito, yung salamin na lang dito. So, ilalagay na po natin ngayon. Tapos yung coated panel dito, yung banda. So, dala na po namin. Okay na. Ganda na. So yung project po natin dito ay ceiling tapos yung cabinet. So yun po yung naging project natin dito. So natapos na yung ceiling tapos yung kitchen cabinet natapos na rin po natin. Pati dun sa taas natapos na po natin. So yung 3D animation po na ito makikita nyo po dun sa part 1 ng video natin. Dun sa 3D animation makikita nyo ito nakapintura na po lahat. Tapos may mga ilaw na. May partition na po dito, tapos may TV console. Tapos nakadetalye na rin, pati mga staircase natin, yung hagdan. So may mga detalye na rin siya. Tapos pati dito sa may kitchen cabinet, nandun na rin sa 3D animation po natin. So doon, finish na doon pag doon mo titignan. So may sala set na rin siya, dining set. So lahat andun na. So, yun po yung mga nandun sa 3D animation. So, pwede nyo po siyang tingnan dito sa YouTube channel natin kaya sa FB page. Tobolo Union Project 3D Animation. So, yun po. Okay. So, yung napili pala nilang cornisa dito, MLB din. Ayan o. MLB. So, ito po siya. So, combination ng... PVC ceiling panel tsaka gypsum board tapos yung cornisa natin. Yan po yung combination ng ceiling natin dito sa Tubao. So naipakita ko na rin naman ito doon sa last video natin. So meron da ano, iniikot ko po to. So tingnan na lang po doon yung ibang parte ng ceiling. Nakabit na yung plotted panel sa taas. Okay, so yung exhaust pala na ito mga boss, nandun na sa likod, direkta na. Nakadirekta na dun sa wall.
So hindi na siya nagpataas. Bali nagbutas na lang basta tayo dyan sa likod. Okay. Matte white na laminated board. So ito yung pinakamurang board na pang kitchen cabinet. So matte white. So may yung gloss kasi, medyo mas mahal po yun. Siyempre pag mga may kulay, so ibang presyo rin yun. Iba, depende po dun sa kulay na mapipili ninyo. Tapos sa haspe, siyempre kung may mga haspe yung mga ipapagawa nyo, mas mahal na naman po yun kasi sa cutting list. Sa pagkakat po tayo, siyempre pag naglagay tayo nito, yung haspe ninyo pag pababa, dapat lang nang tatabasin mo yung haspe niya pababa. So isang direction lang dapat. So kaya mas mahal yung may haspe na board. So marami kasing tapon na tabas doon. Okay, tapos na mga boss. So last na ikinabit nila yung ano mga boss, yung salamin dito sa may bar counter dito sa may wine rack. Ayan, no? So naka neon lights din po siya na warm white. Okay, so likod ng bar counter, yan po siya. Okay, ayan, no? Ito na yung harap. So may fluted panel po siya, pati dito may fluted panel din. Tapos ang kulang na lang dito yung countertops na lang talaga na kalakata white na quartz. So naglagay din tayo ng condiments. So inassemble na lang po natin yan. Tapos ito yung baba ng kitchen sink. Tapos ito yung pull out basket. Tapos ito yung drawer para sa ano na to, gasol sa tangke. Tapos ano yung mga ano natin drawer. Ganda, ayos. So ganyan lang kasimple, ganyan lang kasimple yung ginawa natin dito mga boss. Ayan, no? Okay, so pagkapunta si boss 13K dito sa bahay na ginagawa natin. So hintayin po natin siya, gusto niya daw makita itong project natin. Tapos may kukunin rin siyang ilaw sa akin. May in-order po siyang ilaw. Okay. Ganda, no? Lalo na pag napintura nito. Siguradong maganda po ito. Tapos makompleto yung mga ilaw. Tapos may arrange yung mga gamit. Talagang maganda na po ito. Okay. Ayos. Ito yan. Ay, si Buster 10K, Lakay. Ay, Buster 10K mga boss. Si Lakay, Buster 10K in the house. Ne, driver mo. Ne, driver mo lang, ay. Sensado na. Ay. Ang gwapo nga talaga ni Lakay, ah. Bagong herdo, ah. Ibabas kami dyan, tapos ibabas kami man, eh. Ray, para natin, adyan dyan yung project man, eh. Baka pwede siguro dito. Doon, ipagit mo tali. Ay, dito na lang pala. Gilid mo na lang dyan. Kasi ay, project yan. Talaga, ay. Boss 13K in the house. Hey, what's up po mga kabudi? Ah, mag-vlog na si Lakay. BPC na tayo doon sa project ni Boss Mac. Kasi siyempre, iba pag tatak Boss Mac. Oh, parang boost starting kay ilo. Yeah, rin, no? Syempre. Atulan na, atulan yung ano. Yan, so tumawag na naman tayo ng quality control mga boss. Dati yung nag-quality control sa atin si paring Reggie. Ngayon si boss starting kay yung magko-quality control ng project natin. QC. Ayan, no? Welcome po sa La Union mga boss. Welcome to Tubao La Union. Ay mga tropa natin. Dito may danan dito lang kayo, kaya medyo baka mahirapan na kayo mamaya. Hello sir. Ni ko. Boss starting kay.
Tagalog nyo mo lang, San Fernando. Okay. One, sir. So, tayo may kinang, ano? Boss Roland. Ayun lang, sila yung may-ari ng bahay. Yung wow. Ayun, no? Tara, tara doon sa loob. Yung countertop na lang kulang dito. So quartz yung ilalagay, quartz. All right, ito yung modular kitchen cabinet nila, oh. Wow. I love it. Oy. Very nice. Yan, no? Ayan, sa pinaka unang pagkakataon ay nalapitan na natin ng todong-todo ang pinapangarap nating motor, syempre. Yung pinapangarap nating motor, hawak na nila. At least, na-picturean na natin. Oo, oh, grabe naman yan, oh. Z1000, Kawasaki Z1000. R Edition. Wow. Bagay sa iyan lang, ay. Bagay. Bibili ako ng ganito. Tapos pupuntahan ko si paring Riggs. Oo. Oh. Boss Riggs, lakay. Pag nakabili ako ng Z1, pupunta ako dyan. Uy! Z1? Alright! Uy! Dumating po si Boss Starting K. Ayan, oh, naka si 1,000. Matalay, sundan niyo para ito naman, ha? Bagay. Boss, ito ba yung ano yung wop, tumagalan? Oo, oh, yan yan. I love it. Diba. Okay, uwi na po tayo. So dito pala sa project natin, mga boss, tutuloy po natin ito sa pagsakay uli ni sir. Mga May yata yung sabi niya sa akin kanina, May. So continuous po natin tong project. Ang si Lakay, paano Lakay? Ayun o, maraming salamat mga kawudi. Lagi kayong sumuporta kasi napakaganda ng mga comment ni Boss Mark. Ganda naman pagkakayari nila sa ceiling talaga at saka sa mga modular. Yan, tuwing walang masabi. Napakaganda. Oh, tuwing may natatapos tayong project, talagang nagtatawag tayo ng ano eh, ng QC. Mag-QC. Oh, so, dahil naalala mo yung Lakay dun sa Tarlac project, si Rex Vlog yung nag-QC doon. Ganun, ikaw naman, no? Oh, walang masabi, napaka ano. Talagang yung mga ano, nakita ko, malinis. Kaya sa mga gusto magpagawa, tumawag na kayo sa amin kung gusto magkaroon ng magandang bahay tulad nito. Ayan, Boss Mac. Ito sa ano ito sa San Fernando, La Union. Yeah. Mga taga malapit dito sa La Union. Ayun ako nga nakarating eh. Ikaw kayo lang ay kailan ka makapunta sa amin? May project ako diyan. Dapat doon sa kapitbahay namin para may project ako diyan lang ay pero hindi pa kasi siya tumatawag. Medyo dito sa San Fernando kasi medyo marami tayong mga client din na siyempre naka-line up sa mga projects. Dito pa lang kasi ano na eh, marami sang project. Kaya hindi na kailangan lumayo. Hindi na tayo nakakalayo tuloy. Sa amin naman, kung ano yung sinong unang ano, nakalinya, kahit saan, kahit maliit, kahit malaki, basta naghintay po sila, ano natin yan. Titirahin natin yan. Kahit isang kwarto lang, walang problema. Valid. Gano'n lang talaga. Para mapagbigyan natin lahat, di ba lang? Siyempre, yung effort nilang naghintay. Doon, siyempre, kung ano yung gusto nila, dahil sa mga nakikita, ibigay natin. Napakaangas naman ng Ford na yan. Karoon ng ganyan.
Sige lang kayo. Hello, okay, ingat. God bless lang kayo, God bless. Okay, thank you, God bless lang kayo. Okay, ingat lang kayo. Boss! Sige sir, salamat. Salamat. Sige madam, salamat. Okay sir, thank you. Okay. Oh, tara na mga boss. Ay, naku.